Ating ibabahagi ang video na ito na kung saan ay nagkaroon ng pagtitipon sa Malacañang kahapon at tinawag itong meet and greet PBBM supporters kung saan nagtalumpati sa kanilang harap ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tundan po natin at panoorin ang video na ito. Welcome sa Malacañang. Oh, dapat pumalakpak kayo. Kayo naglagay sa akin dito. Oy, sit down, sit down. Please, please, take a seat. Mabuti naman at na nakahanap tayo ng panahon. Dahil alam nyo naman, naging busy ako ng husto. Nakahanap tayo ng panahon na makipagkita. Lalong-lalo na medyo Pasko na. Nami-miss ko na kayo eh. Dati na regular. Dati regular tayo magkita. Ngayon hindi nagaano. Kaya sabi ko sa kanila, tiyakin ninyo na maimbita naman itong ating mga kasamahan na matagal na nating kasama. Wala pang eleksyon, wala pang kampanya, nandiyan na kayo eh. Nagpo-protesta pa lang tayo, nandiyan na kayo eh. Kaya dapat naman magkaroon tayo ng pagsasama kahit sandali lang. At sabi ko, tama-tama, dito sa palasyo natin gagawin para naman makita nila lahat ng mga pinaghirapan nila at pinaghirapan nating pareho para umabot dito. Kaya maraming salamat ulit sa hindi lamang sa kampanya, kundi sa ilang taon ninyong pagsusuporta. Yes, okay. pagsusuporta sa akin. Maraming salamat para diyon. At ngayon ay ang katotohanan talagang dito na magsisimula ang tunay na trabaho. Dahil nangampanya tayo, nagka-eleksyon, nagtagumpay tayo. Ngunit ngayon ay yung ating magbabago ang ating ang dating ginagawa at tama pa rin yung mga sinasabi ng mga adviser natin, never stop campaigning. Dahil ang kinakampanya na ngayon natin ay hindi ako, hindi kandidato, kung hindi ang mga gagawin natin. Ma'am, please sit down. Para hindi kayo mahaba pa ito. Baka mapagod po kayo. Ngayon ang ipinaglalaban natin ay hindi kandidato, hindi partido, hindi para sa eleksyon, pero yung ating mga kailangan gawin para sa mga problemang hinaharap ng ninyo, natin lahat ng buong Pilipinas. Pero sa palagay ko, basta't patuloy ang ating pagtiyaga at ating pagtrabaho, patuloy ang ating pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa Pilipinas, patuloy ang ating paniniwala sa pagkakaisa. At nakita naman natin na yung pag-iisip, yung salita ng pagkakaisa ay hindi lamang tinanggap ng tao, kung hindi ngayon, yan ang ngayon ang aking dala na mensahe pagka bumabiyahe ako sa labas ng Pilipinas. At pati yung mga sa UN, sa United Nations, ang sabi ko sa kanila, magkaisa tayo para tayo naman ay para makaharap tayo, maharap natin ang mga kahirapan at ang mga hamon na dumadating dito sa Pilipinas at sa para sa ating mga kababayan. Kaya patuloy pa rin, umaasa pa rin kami sa tulong ninyo, umaasa pa rin kami na nandiyan kayo, na kahit papaano ay dinadala ang mensahe natin sa lahat ng ating mga kababayan. Kaya yan ang ating mga kailangan gawin. Kaya pala Samantala, pakinggan din natin ang pag-uusap ni na Attorney Balisong at General Macanas singgil sa kung paano ba nabuo ang ilaban ng mga Igorot lawyers na siyang sumusuporta kay General Bantag.
ilaban? Paano na buo itong Igorot Lawyers for Bantag? At papaano yung financial support? Kasi naisip ko kung si DG Bantaglat ang magbabayad sa mga abogado, eh kawawa naman siya. So tayong mga members ng Bantag team, hindi lang moral support ang ibigay, dapat makapagbigay din tayo ng financial support kay kaunti-kaunti lang. So, attorney, paano itong itong ilaban? Paki-brief nyo kami ano itong ilaban. General, ganito yan. Yung ilaban is ang nag-coin talaga ng ilaban is si Attorney Raymond Panhon. So, okay. I have to mention Attorney Raymond kasi nung una, FILAB yan. FILAB, free Igorot Lawyers for Bantag. Okay. And then, biglang pumasok itong si ading na Raymond, munti ko nang sabihin Fortune, Raymond Panhon from Ifugao. Uh-huh. So, Ifugao-based ito na kasama din natin sa ilaban. Sabi niya, baka mabalinti ilaban. So, Igorot Lawyers for Bantag. Wow, parang mas maganda. Ang dating. So we voted na yun na lang, ilaban na lang. Hmm. So kung paano naman ito nabuo, parang passion lang talaga na ang feeling namin ng mga Igorot Lawyers. Parang inaapak-apakan na yung kababayan natin. Alam naman natin na walang kasalanan. Okay. And then siyempre yung natural na feeling mo na parang kung inaapi yung kababayan mo, katugo mo, katribo mo, yung natural lang na feeling na lalabas sa'yo na no, hindi pwede ito. Oh. Gaganti kami or lalaban kami or protektahan namin ang kadugo namin. Ganun yan. Mm-hmm. So yung natural lang yan na ganun. Tapos nung nag-chat-chat kami, sabi ko, sino ang gustong mag-join sa ilaban? This is for free. This is a pro bono case na hahawakan natin. Mas maganda kung marami tayo para i-divide ko yung trabaho. Wow. So ang daming hindi lang sa Cordillera, kahit yung mga Igorot Lawyers na nasa Metro Manila. Like si Attorney Poten, yung kasama namin na laging kasama ba siya kapon? Kasama. May napansin kong nakaganon. Actually, isa yun sa mga, ang law firm nila is nasa Taguig. Taguig City yun. Marami sila doon. 8 sila sa law firm nila. Puro Igorot yun. So, sumama sila sa ilaban. So, sabi ko, we have to make this clear that this is pure pro bono. Tapos sabi nila, sige, wala namang problema eh. Mag-shell out pa nga tayo eh. Ganun. Kaya yung punta tayo dun sa financial aspect ng operation ng ilaban, actually, kami-kami lang. Kami-kami lang, out of our pocket ng mga lawyers. So pati yung pagsisirox at lahat-lahat na, pag ganito may meeting kami, chip-in lang kami, ganun. So parang napakagaan sa feeling ng isang tao na tumutulong ka talaga, aside from your professional sa profession mo being a lawyer na dinodonate natin para kay General Bantag. Pati yung financial aspect niya, nag-chip-in kami. Yun ang totoo. No? Yun ang totoo. At ayaw din kasi namin na sabihin na magpatak-patak tayo from other people kasi baka makulayan General. Ah, okay. O, baka pinagkakapirahan na si General ng mga abogado. Kaya sabi namin, kahit naman papaano may kita tayo, konti-konti, kahit nasusustain naman namin. And we came to that point actually na paano kung maglilinger itong legal battle. Sabi naman namin lahat, kaya natin, we can sustain, why not? Siyempre yung pagbibiyahe namin, we are yung security kung minsan. Sabi ko, hindi natin kaya na mag-hire ng security. God is our refuge. Correct. Yun lang, doon lang tayo umuugot ng lakas. Kaya yun po General lang kung paano nabuo yung ilaban out of passion talaga na natural kasi yun na sa mga kaigurutan, sa mga katripo namin, sa mga cordillerans na sa UO. Hindi lang naman actually ang ilaban kasi hindi lang pure na igurut. May mga sumama din na by blood na mga Ilocan, may mga Pangasinan. But they are cordillerans by heart kasi. So, hindi lang through blood ito, kundi pati yung kung nandito ka sa Baguio, you are considered a cordillera. If you are married to an Igorot, you are considered an Igorot.
if kahit hindi ka nakapag-asawa ng Igorot or Cordillera, kung talagang ang heart mo is dito and you are joining our cause, you are a member of Ilaban. So, ang bilang ng Ilaban talaga is hindi ko na mabilang. Masyadong marami na. And then, dinivide namin ang trabaho. Kung inyong napanood ang video na ito, mag-comment lamang at magbigay opinion. Hanggang sa muli, maraming salamat and mabuhay po kayo. God bless.